Good afternoon po sa ating lahat. Happy Lord's Day. Ayan. We are now in the 10th month of the year. Ang buti-buti ng ating Panginoon sapagkat siya'y naging tapat sa atin. Dalawang buwan na lang. January na. At may magaganap sa January. Bagong taon. Then, yun na po yung schedule natin ng ating COVID-19. So, I'm excited na lahat tayo ay nandito, kumakapit sa Panginoon, nagpapatuloy sa pagsamba sa Kanya, nagpapatuloy sa pagpapalago, hindi lang ng ating spiritual lives, but also our relationships with each other. And dahil dyan, itataas natin sa Panginoon ang mga panalangin, alinsunod sa mga pangangailangan ng simbahan. Unang-una po, marami po tayong kapatid na wala ngayon due to sickness. Panalangin po natin si Sister Rudeline, pati si Brother Miko. They're both tested positive for COVID. Maganda lang po nito ay, hindi naman malala. No? Tama ba? Pero nag-fever si Sister Rudeline. Pero ngayon, okay na siya. Ayan. So, salamat sa Diyos. So, to my understanding, mayroong colds pa rin and cough. Kasi Brother Miko rin, may onting naramdaman, sipon. Pero I believe na he's already becoming better. Getting better. So, ayun po. Panalangin po natin yon. Maging yung mga hindi naman COVID positive pero may mga flu-like infections. Si Seven, still nagre-recover pa rin sa kanyang sipon. No? Salamat din pala sa mga nagpunta kahapon to celebrate with us sa late celebration ng parang ilang celebration na. Next week ulit. Yan. Para kasi sa mga extended friends and family. And at the same time, salamat din sa Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat sa mga pregnant sisters natin. Kay Sister Joanna, nakabuana na ngayon. Tama ba? Kabuana na. Yan. But bukas agad. Magkita na si Hugo talaga. Alright, alam na this. Okay. Asa ka si Sister Roberta? Ayan, ilang months na sis? 4 months. Wala pang gender, no? Hindi pa sure. Okay. Ayan, so panalangin natin yung patuloy na health, good health ng mag-ina, ng mommy at ng babies. Sila ay maging malusog. At ganun din yung strength sa kanilang mga asawa, sa paghahanap buhay din, sa pag-aalaga sa kanila. Tatasin natin sa Panginoon yung covenanting process na patuloy na pero proseso natin. Especially, pakiusap ko po, no, na sa mga umasikaso ng venue, panalangin natin na makaano na tayo, makahanap tayo ng venue. Kasi ano na, bear months na, October. Medyo nagmamahal na ang mga ang mga lugar-lugar, no? Panalangin natin na makahanap tayo ng ano, ng place or venue na fit sa atin for that event. Also, let's continue to pray for the hunger and thirst for the word of God, for prayer and for fellowship na mag-grow sa atin. Recently, lagi ko nababanggit yung word na affection. Whenever we dive in the word of God and in fellowship and in prayer, nag-grow doon yung hindi lang yung affection natin sa salita ng Diyos, sa pag-ibig sa Diyos, kundi yung affections din natin sa isa't isa. Mas nagiging close tayo. At yun ang essence ng fellowship at ng mutual edification. So let's pray for that na patuloy tayong, patuloy natin naisin na magsama-sama. Yung nga lang, mga nakaraan, dahil sa mga nagpa-positive, medyo na pe-prevent tayo. Pero, but definitely, habang pumubuti na ang mga pakiramdam ng mga tao, at eventually, kasi kung napapansin ninyo, ang COVID ngayon is like common colds na lang or common flu. Napaka-effective nung tawag dito, vaccine. So, kung may time kayo magpa-booster kayo. Kami ni Amor, nagpa-plan na kami magpa-booster kasi malaking tulong din. And if it will allow us to gather freely more, ba't hindi natin i-take, di ba? Kasi ang objective natin, magkasama-sama tayo sa panambahan. So, yun po. I encourage everyone na ingatan din ang pangangatawan, mas maging conscious tayo, no, sa health ng bawat isa para magkasama-sama tayo.
Tataasin natin patuloy sa Panginoon yung kabanalan ng ating simbahan. Habang papalapit tayo ng papalapit sa covenanting, ito yung gusto ko pong ma-realize natin. Every time na pinagpipray natin to, lagi kong sinasabi na huwag sana nating i-idolize yung covenanting, the covenanting itself, that it will make us a full-fledged church. Yun ay isang event. Pero kung wala dun yung ating kaseryosohan at yung ating nagigets niya ba, hindi siya something to look forward to dahil mafifix nun lahat ng issues natin sa church, sa buhay natin, o bigla tayong maging 100% holy, mag-glorify body na tayo. Hindi naman ganun, no? But rather, it should drive us more to strive to holiness na ito na, kinikilala tayo ng mga kapatid natin sa iba't ibang simbahan, that we are existing as a bona fide church, then yun na yun, no? Pero it doesn't mean na doon na tayo sasandal, no? Kundi yun ay biyaya lamang sa atin ng Panginoon. Huwag natin doon ilagay yung ating pananampalataya, kundi sa natapos pa rin nagawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, yung holiness of the church ay panalangin natin by making sure na hindi lang ito pinapanalangin, ngunit sinasadya, we spur one another into godliness, in-inspire natin ang bawat isa, pinupush natin isa to live a holy life the way you're supposed to live, no? Because we're called saints. Ang saints ay hindi yung mga patay lamang na nauna na sa ating mga mananampalataya, lalong hindi yun yung mga ribulto o yung mga imahe. Ang saints na tinatawag sa Biblia ay yung mga niligtas ni Kristo. And the reason why we're called saints, not because we're better than the next person beside us, but because Christ lives in us and His righteousness and holiness has been imputed to us, nilagay sa atin ng Panginoon. So dapat, bilang pinabanal ng Diyos, mamuhay tayo ng may kabanalan. Keep mortifying sin, talikdan ng kasalanan, iwasan ng tukso, at ganun din, no? Sabi ko kanina, spur one another into godliness. And also in numbers, may number kasi ako. Yung pangpito na ipanalangin natin ay yung selection ng official pastor ng CRO sa aking katauhan, no? Si Brother Chester, he get to spend the whole week with us, providence ng Panginoon. Dahil nagpahinga siya dito, siya yung pasyente namin. Ang pasyente na napakalaking pakinabang sa amin kasi nandito siya. Though matagal na kami magkakilala ni Chester, matagal na kami nagkakasama sa bahay, his family to us, kagaya ninyo. Pero nakikita ko doon, no, na pati si Edsel has been here for like 3 days, 2 days, 3 days, no? Mas nakikilala namin ang isa't isa. Mas kakasama kami sa family worship, kahit bunghi-bunghi. hindi consistent, no? Pero ang punto doon is mas nakikilala nila ako, ang family ko. So sa selection ng official pastor ng church, very important na makilala nyo ako at ang family ko. So, panalangin natin, no? Lalo sa mga counseling schedules, yung mga dapat natutuloy, matuloy natin this coming days na paparating, mas maganda na mas kumbaga bago magkaroon ng ordination, talagang mas magkikilala tayo, no? Ayun, and last, yung financial provision for the needs of the church. Mga nauulinigan ko mga pangailangan sa mga acting deacons natin. May mga needs tayo sa lighting, sa ano ba? Yun ang recent ko narinig eh. No, so may mga ganong needs ang church. Especially may mga kapatid tayo na hindi na natin kasama ngayon, affected ang finances natin, pledges. Ganon din naman may mga graduate na, so they are able to support the church. So itong mga bagay na to ay pinapanalangin natin na talagang may ayos natin ang ating finances sa gawain ng Diyos para tuloy-tuloy po ang pagtupad natin sa mandato. Inaayahan ko po lahat na yumuko at tayo po yung mananalangin. Our good and gracious Father, we thank you, Lord, for allowing us to be here. It is by your providence,
by your grace and your mercy that we can stand in your presence, knowing, Lord, that you are holy and you have made us holy. And thank you, Lord, for your continuing sanctification of our lives, that we are being presented to you as a church, as your bride, Lord, na we're striving to be more like Christ. And we pray, Lord, that as we continue to come to you, help us, Lord, to continue to believe that you are hearing us, that we can come to you boldly and present our petitions and our prayers. And we ask, Lord, first and foremost, for healing sa mga kapatid namin, those who are sick, mga nag-positive sa COVID, si Sister Rudeline and si Brother Miko. We pray that you heal them. Patuloy niyong gamitin yung mga natural means sa pagpapagaling sa kanila, yung mga gamot at yung mga kinakain nila, yung pagpapahinga upang makarecover sila. Ganon din, Panginoon, we also pray for our brethren na meron din mga common colds, may mga sakit karamdaman na hindi man COVID pero nakapag-prevent sa kanila na makarating dito. We pray na patuloy niyo pong pabutihin ang kanilang pakiramdam. At ganoon din kaming lahat, Panginoon, ay patuloy kaming matuto na mag-ingat sa aming mga pangangatawan and maging concerned kami sa health ng bawat isa. We also lift you up, Lord, ang mga kapatid namin, Sister Joanna, na kabuhanan ngayon, na maging normal ng kanyang delivery ng ni Hugo, at ganoon din Sister Roberta, na sa kanilang journey na ito na sa panganganak at pagbubuntis, Lord, we pray na kayo patuloy mag-supply ng kanilang mga needs, that you strengthen them every day. Wag nawa masyadong maging prominent yung mga effect ng pregnancy sa kanila, na hindi sila masyadong maging uncomfortable. At ganoon din, Panginoon, sa kanilang mga mister, na gamitin nyo sila to be the strength of their wives, Lord. Maging kalakasan sila at maging mag-assist sa kanila, Panginoon. At kayo rin, Panginoon, bigyan ng kalakasan sa mga mister nila to continue to work at maging pasensyoso, Panginoon, sa mga pagkakataong ito. We also pray na yung health ng mag-ina, Panginoon, ay maging maayos, na wala pong maging mga complications. We also pray, Lord, sa paparating na January, sa scheduled covenanting event namin, Panginoon, ngayon pa lang, Lord, we pray that you provide the venue that will fit our congregation, yung CRO at yung ARBC in one place. Dalangin namin, Panginoon, na makaharap kami ng murang lugar upang hindi ito maging mabigat sa amin financially. At dalangin po namin na ito po ay mabook namin sa lalong madaling panahon at maasikaso namin ito, Panginoon. At patuloy rin namin, Panginoon, tinataas sa iyo ang kongregasyon na ito in terms of our hunger and thirst for your word, for fellowship and prayer. These disciplines, Lord, na patuloy namin ma-apply, especially in our family worship, Lord. We pray, Lord, na strengthen nyo ang mga ama ng tahanan na nag-lead ng mga family worship namin, Panginoon, at maging sa mga tumatayo dito para magturo, maging sa mga gawain namin sa weekdays, hindi lang sa Lord's Day, Panginoon, na magsama-sama kami, Panginoon, magkaroon kami, Lord, ng desire to have fellowship, lalo na physically, magkasama-sama kami upang mas lumalim ang pagkakilala namin sa iyo at sa isa't isa. Ganon din, Panginoon, sa mga bumibiyahe, Lord, ng malalayo para lang makarating dito for fellowship. We pray that you sustain them, provide for their needs, Lord, sa mga ginagastos nila sa pamasahe, sa panggasolina, Panginoon. Dalangin namin na kayo po patuloy na mag-provide nito. At huwag nawa sila manawa o kung mapagod man sila, Lord, strengthen them, Lord, replenish their energy, Lord. At tinataas din po namin na sa paraan ng pagsasama-sama, Lord, na patuloy naming papanatili ang kabanalan ng iglesyang ito, that will be able to continue to mortify our indwelling sins, mabuhay kami, Panginoon, ng may kabanalan at sa katwiran, Panginoon, and as we continue to come to you, makita at ma-reveal sa amin, Panginoon, yung kadumihan ng aming mga kasalanan at talikdan namin to, Panginoon. Isuko namin to sa iyo at dalangin namin, Lord, na ito po ay maging paraan ninyo na mas makita sa amin si Kristo, na
mas maipamalas din namin ito sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, sa eskwela o sa trabaho man, Panginoon, o sa aming mga negosyo, sa pakikisalamuhan namin sa mga tao, Lord. Hindi kami yung makita, kundi ang Panginoon Jesus Kristo na aming tinutularan. Patuloy din po namin tinataas sa iyo, Panginoon, ang patuloy naming pag-select or pag-scrutinize, Lord, ng elder, ng official pastor for this congregation sa aking buhay, Panginoon, sa aking pamilya. We pray, Lord, na patuloy nga kaming mas maging magkakilala, Panginoon, at sa iyong kalooban, ito po ang mapangyari makita nila, makilala nila, at kung karapat-dapat, Panginoon, ay ma-ordain sa co-covenant na congregation na ito. At tinataas po namin din sa iyo ang mga pangangailangan financial ng church na ito, Lord, na makita namin ang aming mga sarili na maging katuwang ng pagtugon sa mga pangangailangan financial. Hindi po para maging burden to sa amin, kundi maging opportunity to be partners, Lord, sa kaharian mo in advancing your kingdom, in performing and doing the mandates of the church. So we pray, Lord, na patuloy pong i-bless yung mga trabaho nila, yung mga kanilang tinatangkilik sa negosyo, maging sa mga nag-aaral, Panginoon. At dalangin po namin na ito po ay maging dahilan na sila po ay patuloy na umesenso sa kanilang mga pamumuhay at maging masipag sila, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho na gawin nila ito, hindi lamang dahil sa kikitain, kundi, Panginoon, they're doing it for your glory, Lord. Salamat, O Diyos, sa patuloy niyo pong paggabay sa amin sa lahat ng larangan ng aming buhay. At sa natitira pang oras ng araw na ito, sa aming pong pag-aaral na yung salita, patuloy niyo po akong itago sa likuran ng iyong krus. Ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, ang may taas, at ang iyong salita ang mangibabaw at magbago at magpabanal sa aming mga buhay. Dalangin po namin ang pagsama sa amin ng iyong Banal na Espiritu ay patuloy bigay sa amin ng kaliwanagan ng pag-iisip at maging ang mga maaabot, Lord, ng tinig na ito ay ma-convict din, Panginoon, sa mga learnings na dapat matutunan at sa mga sins na dapat naming i-repent, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyong pong biyaya. Ito pong aming dalangin sa pinakamataas at matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. October 9, and we are now celebrating or remembering the Reformation 500 plus years na. Ilang years na ba? 503? So, 3 years na rin ang CRO since nagkasama-sama tayo. Tama ba? No? Tama? Galing, no? Saktong-sakto. Ayun, so napakabuti ng Diyos dahil ngayon naka-series break tayo. 2 weeks tayo naka-series break. And I'm excited sa bago nating series 2 weeks from now. Yung series na yon ay patungkol sa eldership o sa position ng mga elders o mga leaders ng church. Ano yung structure na binigay ng Panginoon upang tayo ay patuloy na malaman natin kung paano ito ginagampanan at paano ito sineselect, ginagawa, alinsunod din sa selection process natin na sa ating covenanting. So, ganun din, since nagsiselebrate tayo ng Reformation, inaalala rin natin yung mga kadahilanan kung bakit ba nagre-reforma ang simbahan, ang iglesia. Naalala natin na ang ating ginagwardyahan ay ang 5 solas hanggang ngayon. We are still reforming. Semper reformanda. Nagre-reform pa rin tayo. Always reforming. Dahil may mga bagay na nare-reveal sa atin, sa ating paglakad o sa pamuhay na hindi akma, no, sa salita ng Diyos, na dapat nating i-repent o isuko sa Panginoon. O mayroon tayong mga bagong learnings na dapat nating i-apply na hindi pa natin nalalaman before. So as we continue to have a thought of our Reformation, maalala natin bakit ba natin ina-uphold yung 5 solas. Nandiyan ang pag-ibig natin sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa pangalan ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos, at ito ay ina-apply natin sa ating pananampalataya.
So in this sermon, hindi po tayo ngayon mag iisa-isa ng mga five solas per se just because it's the Reformation month. We're celebrating Reformation, pero gusto ko ngayon makita natin yung essence kung bakit ba natin bakit nga ba in the first place kailangan mag-reform ng church? Bakit kailangan nito mag-reforma? Bakit kailangan nitong bumalik sa aktual na turo ng salita ng Diyos? So the title of my message is it's in a form of a question. Who's ashamed of the gospel? Who's ashamed of the gospel? And excited ako i-preach to kasi maganda na masimulan natin itong last stretch ng quarter na ito, ng taon na ito, na ma-remind tayo ano nga bang ebanghelyo, ano ba yung tinatayuan nating pananampalataya, paano ba tayo dapat umakto bilang isang kongregasyon o hindi pa man iglesia, ang kongregasyon na hinirang ng Panginoon. So I'm inviting everyone to stand up as we read our text for this afternoon, and let's open our Bible in Romans chapter 1 verse 16 to 17. Ulitin ko po sa Romans chapter 1 verse 16 to 17. Babasahin ko po sa ESV. Verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." Verse 17, "For in it the righteousness of God is revealed from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith." Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po yung makakaupo. This day in 1664, no, ilang daang taon na yun? 16, 17, 18, 19. Ang dami na. meron pong isang Baptist preacher na pinangalan ng Benjamin Keach. And meron siyang isang controversial na document na sinulat. And ang title po nito ay The Child's Instructor or A New and Easy Primer. So si Benjamin Keach, he wrote a series of books, and ang purpose nito ay para maturuan yung mga kabataan kung ano ba ang pananampalataya. At sa mga sinulat niya, ito ay question ni Lord Chief Justice Hyde. Ito yung church, magistrate sa panahon nila, especially nag-espouse sila ng sa faith nila in the Church of England, na state-controlled na church. And ito, si Benjamin Keach, is one of the modern-day reformers sa iglesia nila. And isa sa nilalaban niya, yung doktrina na hindi nagko-conform sa Church of England, one of which is yung pedobaptism o yung pagbabaptize sa mga babies. So in his writing, he disagreed in infant baptism because he believed that only adults, yung mga tayo, matatanda, who understood the gospel and the implications of their faith should be baptized. So because of that, the judge ruled against him, and gusto siyang bigyan ng death sentence. Gusto siyang ipapatay. And yung mga nauna sa kanya, eh ganun din yung sinapit. Marami ng martyrs because of their belief in standing in the real, in the true faith, eh nagbuwis ng kanilang mga buhay. And as soon na mabigay sa kanya yung verdict na siya'y papaparusahan, walang maipin sa kanya na mabigat na kaso to put him into death. So ang ginawa, hinanapan siya ng mga clerical error, like misquoting a verse na ano naman, madaling i-rectify. Misquote niya yung verse, at yun ang ginamit para sabihin na siya ay gumagawa ng dokumento at nagpapakalat nito para ang term ay bigay ng division sa church at yung schismatical
teachings na naglalayo na ma-divide ang Church of England. And because of that, ang hatol sa kanya, hindi man kamatayan, siya ay ilalagay sa stocks or pillory. Yung umakita nyo sa mga pictures dati, yung kahoy na dalawang tapla, may butas na kasya lang yung ulo, tapos yung braso, at nakatayo ka dun maghapon sa arawan, sa ulan, in the public square. And ang parusa na yon ay hindi lang ganun kasimple. Parang okay, pinarusahan ka, nakahang ka maghapon dun. Maraming pwedeng mangyari sa'yo because you're exposed in the elements. You can die of heat stroke kung sobrang init. You can die of hypothermia kung sobrang lamig. But the worst that could happen to you sa panahon na yon, sa kanyang sentence ay yung book na kanyang sinulat ay susunugin sa mukha niya. Hindi sa mukha mismo, sa harapan ng mukha niya. That could lead to suffocation. Pwede rin yun. Pero may mas worse ba doon na pwede mangyari? Kung yung clamor ng taong bayan ay kampi sa magistrate at galit na galit at sila ay nadala ng mga fake news at talagang ang tawag doon, yung inagitate sila in their anger against Benjamin Keach, pwede siyang stone to death. Kasi the reason why naka-expose yung ulo niya at naka-immobilize yung kanyang braso para kung anumang abuse ang ihip sa kanya ng mga tao ay wala siyang kalaban-laban. So one of the purpose is to put him into public shame, into public ridicule, and public abuse. But you know what? Benjamin Keach was spared of those things. Ang ginagawa doon sa iba, binabato. Binabato sila. You know what he did? As he was hanging in there, he continued to preach. Mas nagkaroon siya ng opportunity to teach the sound doctrine about salvation. And one of his preaching, sinasabi niya doon na, if you claim to be a Christian, dapat makita sa buhay mo. If you're saying that you're a reformer, ang reformation ay outside, but you must be regenerated. Ganda ng preaching niya nun. Tinuturo niya sa tao. So instead na ma-choke yung salita ng Diyos, imbis na mapigilan yung pagpapakalat ng kanyang mga sulat, nagkaroon pa siya ng mas malaking audience. Because he was standing in the public square and he started to preach, to teach. And people were listening. And one of the reasons why he was not abused by the masses, because they knew his life. Kilala nila si Benjamin Keach as a righteous person, as a holy man. Na namumuhay siya ng naayon sa salita ng Diyos. And because of that, the clamor for support kay Benjamin Keach ay tumindi. Na yung magistrate na yun dumating doon upang ano, para siya ay kumbaga patunayan yung kanyang mga pagkakamali. And history says, when a Church of England minister raised his voice against Benjamin, yung ministro na ng Church of England yung pumunta doon para i-ridicule siya, sabi, it was the Church of England man that the crowd reproached for his godless life. Yung ministro nung Church of England, siya yung na-bash ng mga tao na, ikaw nga immoral ka eh. Pero itong taong ito ay makadiyos. And this punishment na kanyang ini-endure ay hindi siya pinigilan from preaching. Kahit yung mga pagbabayad, binigyan siya ng fine na magbayad siya ng certain amount of money. And dumating yung pagkakataon na siya ay tutuluyan na, ang ginagawa pa nila doon, after pala na ma-endure yung pagtayo doon sa stocks na yon, kukuhain siya, itatali sa kabayo at idadrag para malamog yung kanyang katawan, mamatay. O maapak-apakan siya ng kabayo. Pero bang nangyari yon, merong isang opisyal na lumapit at niligtas ang kanyang buhay. At ang ginawa, siya na lang ay kinulong at marami pa siyang naranasan ng mga pang-aabuso. Kasabayan po niya si John Bunyan. Siya ay kakontemporary ni John Bunyan. So can you imagine these people? They are both fighting the good fight of faith. They are showing their faith not only through their writings or words because talk is cheap, but through their life. They're not ashamed, but they
continued showing their faith through their actions. And you know what? Because of all those things, as the name of God is being glorified, yung church ni Benjamin Keach ay patuloy na lumago. At sabi sa history, it has been enlarged several times. Maraming beses itong pinalaki, pinalawak. At yung kanyang pinagpapasturan na church na yon, it became Charles Spurgeon's church. Yun din yung church na pinasturan ni Charles Spurgeon. Hindi ba napakaganda na nangyari? Marami tayong aral na may kita. So, let's close in prayer. Hindi po. Gusto kong makita natin kung anong nangyari sa buhay ni Benjamin Keach. In history, he is a champion of the truth, champion of the gospel of Christ. He is an exemplary man who fought tooth and nail against false doctrines and against error, even if it will cost him his reputation, his life. He continued on. As Paul wrote the book of Romans, the purpose of his letter, yun yung binasa natin kanina in Romans chapter 1, verse 16 to 17. That's the thesis statement of the book of Romans. He is not ashamed of the gospel because it is the power unto salvation. And yung salvation na ito ay hindi lamang ito para sa mga Hudyo. Hindi lang ito para sa mga Hudyo, kundi pati sa mga Hintil, kagaya natin. Ano pong ibig sabihin nun? Na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi na compartmentalized or na-limit ng lahi ng tao. Imagine this, the Jewish people rejected Christ. Ni-reject nila si Kristo Jesus, ang tagapagligtas, ang Mesiyas. Ni-reject nila, at kung tutuusin, wala na dapat, God should, has nothing to do with them. Wala na dapat, wala nang pakialam ang Diyos ang kanila. But you know what? In God's sovereign grace, niligtas niya kahit yung mga nag-reject sa kanya. Dumating yung pagkakataon na may kaligtasan muna doon sa kakarampot ng mga disipulo ni Kristo. Ilan lang yon? 12. And the first apostle para sa mga Gentiles ay nakita natin sa katauhan ni Pablo. He was the opening for the world. Dahil po doon, nakarating sa atin ang Ebanghelyo. At ito'y sidulat ni Pablo dahil nais niya na hindi lamang yung mga Hudyo ang makarinig ng salita ng Diyos dahil nakita niya yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Alam ni Pablo yung immense power of the gospel, na alam niya ito ay hindi lamang pang-Israel, hindi lamang ito para sa mga Hudyo. Ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang pagliligtas transcends culture, it transcends our ethnicity, it transcends the color of our skin. It is for everyone who believes. As we've read kanina in verse 17, for in the righteousness of God is revealed from faith to faith. Pananampalataya ang basihan. Kung paano sinabi ni Pablo in Ephesians chapter 2, for we are saved by grace through faith. It is not by works. It is a gift of God. Not by works, so that no one can boast. Ganun niya ka naintindihan ang Ebanghelyo. Na nasabi niya, hindi ko to kinahihiya. Napakabigat na implikasyon po nito sa buhay ni Pablo. Itong mga sinulat ni Pablo sa aklat ng Roma ay pagpapakita rin ng kabanalan ng Diyos. Pagpapakita kung gaano kabanal ang Diyos at kung gaano siya namumuhi sa kasalanan. At pag binasa natin ang Romans, grabe yung treatment ng pagkakasulat ni Pablo kung ano ang kasalanan. Na ito yung pumapatay sa atin at magdadala sa atin sa impyerno. At wala ni isa mang tao sa lupang ito ang may kakayanan mapagtagumpayan ang kasalanan. Pagkat siya'y alipin ito.
walang pinanganak ngayon, bukas hanggang sa mga susunod na araw o kahapon o mga nakaraang taon na nagsabi o makakapagsabi na napagtagumpayan ko ang kasalanan sa ganang akin, sarili kong lakas. No. As the scripture says in Romans, for all have sinned and fallen short of the glory of God. We all died in our trespasses. Patay tayo sa ating mga kasalanan. And you and me, sa ating pagkakasala, that's our death sentence. That's our wage. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At lahat tayo, mga kapatid, pinagpawisan natin ang kasalanan. Anong sabihin nun? Trinabaho mo yan. Walang nagbigay sa iyo ng kasalanan na, oh, sa'yo na lang itong kasalanan. No! Nandoon yung original sin from our forefathers in Adam and Eve. Nandoon na nagpasa sa atin ang sin nature, but each in an individual person na pinanganak at ipapanganak pa lang, ang kanilang kasalanan ay sa kanila. Tignan mo yung katabi mo. Yung kasalanan niya sa kanya yan. Wala tayong sisihan dito. Lahat ng kasalanan na meron tayo ay sa atin. It is ours. At hindi natin pwedeng isisi sa iba. Eh kasi yung magulang ko, ganito yan eh. Magulang ko, pabaya, kaya ako nagkaganito. Hindi natin pwedeng sabihin yon. Kung paano sinabi ni Adan, kasi yung ahas, ni Eva, yung kasi yung ahas. At sabi ni Mani Adan, kasi yung babae na binigay mo sa akin, sinisi nila sa Diyos. Hindi natin pwedeng gawin yun. We have to understand how the gravity of sin affected each and every one of us. The totality of our depravity is so immense na walang parte ng buhay natin na hindi nabasa ng kasalanan. We are totally depraved. And because of that, we're totally going to hell. We are hell-bound, brothers and sisters, if not for the grace of God. Dahil papunta tayong impyerno. Ngunit salamat na lang sa ebanghelyo. In the conversation of Jesus Christ and Nicodemus, what must I do to enter the kingdom of God? What must I do to inherit eternal life? You must be born again. You must. Hindi sinabi ni Christ na kailangan mo maipanganak na muli dahil kaya mo. No, in fact, he is saying it's impossible. Hindi mo kaya. At naintindihan ito ni Nicodemus, as smart as he is, the teachers of Jerusalem, the teachers of teachers. Alam niya, naintindihan niya na paano ko papasok sa sinapupunan ng aking ina na ako'y matanda na. Nagkaintindihan sila ni Kristo, impossible. Unless you've been born in the Spirit. Mga kapatid, ito yung naranasan ni Pablo. At yung kanyang karanasan nagtulak sa kanya para masabi, I am not ashamed of the gospel. Nasabi niya na hindi ako nahihiya. For it is the power of God for salvation to everyone who believes. Kung paano naintindihan ni Nicodemo na wala siyang kakayanan iligtas ang kanyang sarili, kundi sa kapangyarihan lamang ng Diyos na isulat sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes, makita natin kung sino man ang nananampalataya. Hindi mo kaya. Hindi ka naman nananampalataya kay Kristo prior to the gospel message, prior to the conviction, prior to the regenerating power of the Holy Spirit. Wala. The regenerating power of Christ as mentioned by Paul. Wala tayong kakayanan. Let us be reminded that it is something that we must be proud and boast about na buti na lang hindi ako. Buti na lang wala akong kakayanan. Bakit? Kasi kung kaya mong makuha, kaya mo ring iwala. Meron ka bang bagay ngayon nung pinanganak ka, binigay sa'yo na mga regalo na nasa iyo pa rin hanggang sa ngayon? Siguro yung iba, masinop talaga, tatabi o nanay nyo, tinatago.
But it's easy to lose things. Napakadaling mawala ang mga bagay. Buti na lang pagdating sa kaligtasan, eh hindi mo kayang kuwain sa sarili mo. Hindi mo to kayang makamtan sa kabaitan mo, sa galing mo, sa talino mo. Imposible mong gawin yan, kapatid. Buti na lang. Wala tayong kapangyarihan to save ourselves. Sabi nga ng isang theologian, if you can take hold of salvation, you can certainly lose it. Kung kaya mong makuha ang kaligtasan, mawawala din ito sa'yo. Buti na lang, it is a gift from God, from faith to faith. As he continued, the righteous shall live by faith. Matuwid ay mabubuhay sa pamagitan ng pananampalataya. At yung katwiran dito, hindi siya naligtas dahil matuwid siya. Hindi. Naging matuwid siya dahil siya'y niligtas. Ulitin ko, hindi siya naligtas dahil matuwid siya. Ngunit siya'y naging matuwid dahil niligtas siya. Ganun po ang storya ni Pablo. Sino ba si Pablo bago siya naging apostol? Siya'y kaaway ng ebanghelyo. Pinapapatay niya, pinapahuli niya, pinapakulong niya kung sino man yung matagpuan na naniniwala kay Kristo. Ngunit naranasan niyo kapangyarihan ng ebanghelyo, the power of Christ. Naranasan niya. Yun yung nagligtas sa kanya. Sa kanyang landas, papunta ng impyerno, hinarang siya ang Panginoong Jesucristo. At pinakita sa kanya na wala kang kayanan manalo sa akin. Wala kang kakayanan na sirain ang ebanghelyo. Ako ang makapangyarihan. Pinakita sa kanya ni Kristo na ikaw ay tao lamang at ako naglalang sa iyo. Pinakita sa kanya ni Kristo na kung sa sarili mong lakas, bulag ka. Wala kang may pagmamalaki. Kaya sa hapong ito, mga kapatid, nais ko yung pakita natin from the life of Benjamin Keach. But he continued in his faith, unashamed. In the life of Paul, that he wrote Romans, making sure that the Gentile world will hear about Christ, even if it cost him his life. This afternoon, I want us to understand, is the gospel shameful? Is there a reason for us to be ashamed of the gospel? Para masagot natin yung who is ashamed of the gospel, tignan natin kung ano ba yung dapat ikahiya at yung dapat hindi ikahiya. This afternoon, I want to point out that the power of God to save through the gospel empowers a believer to be bold in not only believing the gospel, but in sharing the gospel. Ulitin ko po, the power of God to save through the gospel empowers a believer to be bold, not only in believing the gospel, but in sharing the gospel. Ang kapangyarihan na sinasabi ni Pablo, the power to save, is only the power to save. It enables us to be bold in believing, professing, and preaching and sharing and living out the gospel. Now, in this day and age, people tend to be brazen, bold, borderline scandalous when it comes to flaunting their depravity. Niyayabang nila ang kanilang kasalanan o pamumuhay ng immoral. Open your television, your social media. Ngayon, grabe. Hindi mo na kailangan tawag dito, mag-isip para magkasala. Matik na, nandyan na. Ipapamukha sa iyo ng mundo ngayon, pipili ka na lang kung anong klaseng kasalanan. From the youngest hanggang sa mga adults, wala nang pinagkaiba. Moral corruption as it is at its peak since the 1960s na yung mga flower children back in the day, hindi pa buhay na, parang buhay back in the day. Yung mga hippie, akala nila yun ang paraan ng pamumuhay, communal living, swinging, pag sinabing swimming, papalit-palit ng sexual partners, pag-engage sa droga, sa lahat ng depravity, nandun na. Pero
ang kinaiba nung 1960s with the flower children o nung mga hippie o nung mga liberal nung 1960s, meron pa silang thought na ito ay somehow spiritual. Meron pa silang Diyos na kinikilala. Kaya dumating, pumasok yung charismatic view ng mga Jesus people, mga hippie, no? Pero may faith silang dala. Yung mga long hair na parang si Jesucristo nung araw. Ngayon kakaiba, full-blown debauchery, depravity, wala ng Diyos. Wala ng pakialamanan. Kakaiba ngayon, pasama ng pasama. And no one seems to care about accountability or responsibility. Ngayon, bata pa lang, hindi pa man the LGBT agenda, hindi pa man naglaladad yung bata, nakita lang palambot. Ay, Kikay, i-TikTok natin yan, rumampa ka. Bata yon. That should be considered child abuse. Pero ngayon, hindi mo pwedeng basagin yun. Pag sinabi mo, oy, bakit mo pinipigilan mga bakla yan? Karapatan niya yan. Anong karapatan ng bata anong karapatan natin? Sinasabi, wag mong impose kung anong gender niya. Huwag mong sabihin na lalaki siya kung gusto niya maging bakla siya. Ang tanong ko, anong karapatan mo to corrupt the kid? Na hindi niya alam ang ginagawa niya, bata yan. Wala na tayong accountability or responsibility ngayon. Tinatanggal sa society natin yung God-given responsibility natin to take care of our children. Kaya ngayon, lalo kung nagkakaroon ng desire na mag-homeschool na lang yung anak namin. Kasi apparently ngayon, pagka binasag mo yung trip nila, you'll be ostracized. Ikaw yung lalabas na mali. Kailan pa naging mali na sabihin na lalaki yung biological male at yung babae yung biological female? Kailan pa tayo naging mangmang sa katotohanan? Pero ganyan na nangyayari. Walang accountability, walang responsibility. As long as everyone worships at the altar of free speech or freedom of expression, the world has became has idolized, has created the graven image of freedom of speech and freedom of expression. Na yung kalayaan ay outright rebellion against the Creator. Nakakatakot ang panahon ngayon, mga kapatid, because people get bolder and bolder in the display of immorality and debauchery and the temptation to fear them, to fear that to be canceled or ostracized by society. The temptation to go against the flow is present. Nandyan yan. Sa mga estudyante ngayon, punta ka sa university. Pag nilabanan mo yung sinasabi ng professor mo na sobrang obviously taliwas naman sa katotohanan, ano ka? Ay, wag ka na. Mangmang ka. Oh, back in the day when I was in the university, iba eh. Pwede mo pang debatihin eh kahit magkasama ka ng loob eh. Ngayon, yung free speech kakaiba. Free speech ko to. Ikaw, wala kang free speech. Kakaiba na. And it's tempting para sa atin na mahiya. Sino pa ang magsisigawan ng katotohanan? Sino pa ang pagsisigawan ng ebanghelyo? Sino pa ang magtuturo ng katotohanan na may banal na Diyos na nagpaparusa at nagliligtas? But as for Paul, Pablo, sa panahon nila, matindi rin. Parang ganito rin yung panahon ngayon. Yung Rome is the seat of evil nung panahon na yun. Parang Babylon in the ancient times. But as for Paul, there are three things that he is proud of. Number one, his chains. Number two, his weaknesses. And number three, the most thing that he is proud of. Basta yung pinaka-proud siya. The gospel. Isa-isahin po natin yan. Una po, yung chains. In 1 Timothy chapter 1, verse 16,
Sabi po dito ni Pablo sa kanyang sulat, "May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chains." Ito po na sinulat ni ni Pablo kay Timoteo, mentioning Onesiphorus, ay pinakita yung mga positive na nakita niya kay Onesiphorus. That Onesiphorus is not only ang tawag dito, hospitable kay Paul. Hindi lang niya binigay yung kailangan niya na suporta sa kanyang ministeryo or even yung mga basic needs ni Paul. Hindi lang yon. Hindi lang yung inumin at kakainin niya. Hindi lang yung pagdalaw ni Onesiphorus sa kulungan. Pero yung pinaka mabigat doon, hindi niya kinahiya yung pagkaka-bound ni Paul sa kadahilanan ng gospel. Hindi siya natakot ma-associate kay Paul. Hindi niya kinahiya, basically, hindi niya kinahiya si Kristo. Because the reason why Paul is in chains is because of the gospel. Kung paanong proud si Paul, I'm in chains because of the gospel. Example to, ni Pastor Erdin nakaraan. Na meron pang magsasabi na, nakulong ako, tularan mo ako. Si Pablo lang yon. Kung makukulong ka na rin lang, huwag sana dahil pumatay ka ng tao. Kung ano pa man, kung makukulong ka dahil sa tamang ginawa mo. Paano si Benjamin Keach nakulong at kasama ng ibang mga martyrs? Pakita natin na si Onesiphorus, hindi siya nahihiya. Kung paano proud si Paul sa kanyang sufferings because of the gospel, ganun din siya ka-proud. Paul was proud of his chains. It should be shameful. Nakakahiya, nakulong. Nakakahiya siya, pinahihirapan. Ayaw mong kaibiganin yung isang ex-con. Sa panahon ngayon, pagkaglaya mo, kahit ex-convict ka na, nabayaran mo na yon, ayaw ka tanggapin sa trabaho, kaya nga yung baliwag lechon manok, ayaw tumanggap ng may tattoo eh. Kasi ina-attribute din nila yon sa mga ex-con. Kung baga ganun, nakakahiya na ma-associate sa isang kriminal. Pero kung ang krimen mo ay ang paggawa ng mabuti, eh di bali na. Di bali na makulong sa paggawa ng mabuti, sa pagsunod sa Diyos. Kesa namang malaya ka at yung kalayaan mo, ginagamit mo in indulging in sin. Pamumuhay ng immoral sa kasalanan. Salamat sa Diyos na nakita natin yung example dito ni Pablo na kung meron siyang pinagmamalaki, hindi niya pinagmamalaki yung talino niya. Yung galing niya. Yung kabanalan niya. Pwede naman yung sabihin, napakabuti kong tao, napakabait ko. Kaya si Onesiphorus, proud na proud sa akin. No, hindi. It was an external thing going inside in association to the gospel. Merong external display of shame. Yung chains. Nakakahiya. Pero pag sinundan mo yung kadena sa nakakonekta, nakakonekta pala yun sa ebanghelyo ni Kristo. Hindi bound si Paul sa bakal na kinakalawang, pero pinakamatibay na kanyang posas, na kanyang tanikala ay si Kristo. He is a slave of Christ. At hindi siya nahihiya. Pinakita niya na ako'y susunod kay Kristo, sukat na ikamatay ko, sukat ikagutom ko, na mawala sa akin yung freedom na pinagmamalaki nyo, na inyong ine-enjoy kahit mawala sa akin yan, malaya ako kay Kristo. Hindi mabubusalan ang aking bibig. Maghahayag pa rin ako ng ebanghelyo. Hindi ako mahihiya. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, napakalaya natin. Walang umahabol sa atin. Anong pwede lang gawin sa atin? Di na kita friend, unfriend, block kita kapag nag-share ka ng gospel. What? What can man do to me? Anong pwedeng gawin nila sa atin na pagka, sa mga estudyante, mga kaibigan natin? If you continue in this path, this narrow path of following Christ, what's the worst thing that could happen to you? Lose your friends? Mawalan ka ng kaibigan? You're already losing your life. Your soul. Papunta ka ng impyerno. All of us here, including me, we are all hell-bound if not for the grace of God.
And if it's in God's providence, sovereignty, na iligtas tayo, matanggap natin ang ebanghelyo, salamat sa Diyos, buhay na lang ang pwedeng mawala sa atin sa lupang ito. And that's temporal, but the eternal life can be gained through our faith in the finished work of Christ. Ay, hindi tayo dapat nahihiya. Paul was not ashamed of his chains because those chains leads to the cross of Christ. Second, he's proud of his weaknesses. Tayo, kapag may weakness tayo, pagkatago-tago natin. Tama. Takot na takot tayo ma-expose yung ating kahinaan. Kaya nga mayabang ang tao eh. Alam niyo ba yun? Pag yung tao nagpipikak, yung parang nag-aangas siya, kasi meron siyang dinidil na kahihiyan o pangliliit sa buhay niya. Yung mga nanggugulpi ng asawa, yung mga nananakit ng babae, may problema yun sa kanyang pagkalalaki. Meron siyang kinatatakot, meron siyang kinahihiya. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Nagpapakita siya na siya'y malakas dahil mahina siya. Nagyayabang tayo. Pansinin niyo yung mga nagwawala sakali, maangas. O, sino matapang dito? Mapag-away kayo sa akin. Pero pag hinarap, eh, magpapaliwanag lang naman. Diba? Pag sa sasakyan, yung mga nag-aaway, yung road rage, ginakamalakas bumusina, nagmumura pa. Para pag pero pag sinabi yung, bumaba ka dyan! Biglang tatahimik, wala namang gagawin. Bakit ganon? Parang aso. Ang pinakamaingay, hindi daw nangangagat. Pero yung tahimik na aso, yung huwag ka nang lalapit dun. No? Ano yung sabihin po dito? We try to overcompensate because of our weakness. Ipapamukha natin sa society, sa mundo, sa mga friends natin. Pabibo tayo, pabida tayo. Alam niyo ba, ang galing-galing ko. Lalo nagtanong. Di ba? Papasikat ka. Papakita mo lagi yung best effort mo. Pagmamalaki mo yan. Pero sabi ni Pablo in 1 Corinthians 12, verse 9, "But he said to me, 'My grace is sufficient for you, for my power,'" the same power ng ebanghelyo, "is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me." Yung kahinaan ko, yung pinagmamalaki ko. Ano yung kahinaan ni Pablo? Marami siyang kahinaan. Na-expose yung kanyang kahinaan. Unang-una na lang, yung kahinaan niya because of his chains. Wala siyang magawa. Hindi na siya makaalis. Nandun na siya. Pero yun ang kanyang kalakasan. Na sa kanyang kahinaan, doon mas lalo naging prominent yung pag-spread ng gospel. Nasulat yung mga epistles. Karamihan nandun sa kanyang pagkaka-incarcerate, pagkakakulong. At ang sabi dito, he will boast all the more gladly of his weaknesses. Hindi niya pinagmalaki. Yung sinabi niya, "I am the Jews of Jews." Circumcised in this in ilang 8 day ba 7 day 8 day no, circumcised ako. Kung Hudyo ka, mas Hudyo ako sa iyo. Pariseo ako, from the tribe of Benjamin. Lahat na ng spiritual and intellectual pedigree pwede niyang ilatag, at in fact nilatag niya, pero hindi niya pinagmalaki. Sinabi niya lahat ito rubbish, skibulon, dung, garbage, basura. Pinandidirihan nga eh. Hindi niya ito may harap sa Diyos para, "Panginoon, niligtas mo ako kasi ito yung mga ginawa ko sa buhay ko. Ito yung mga na-attain ko." Hindi yun ang niyabang niya. Kundi ano, "I am weak. Wala akong kaya para iligtas ang sarili ko. Wala akong kaya ipagmalaki sa inyo kundi yung aking kahinaan." Para saan? "So that the power of Christ may rest upon him." Yung kapangyarihan ng ebanghelyo, yun ang magpalakas sa kanya, mag-sustain sa kanya. Hindi yung pagkain na binigay ni Onesiphorus, hindi yung tubig, hindi yung pagdalaw para i-boost yung moral niya, though lahat yun ay pakaparaanan ng Diyos.
Pero yung tunay na kapangyarihan ay nasa ebanghelyo. Yun ang nagpanatili sa kanya. Yun din ang pinagmalaki niya. At ang pangatlo, number three, the gospel. Binasa na natin kanina, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. He believes in the finished work of Christ. If you believe in the finished work of Christ, brethren, I'm telling you, you are empowered by Christ. Yung kahinaan natin ay kayang gawing kalakasan ng Diyos. Kaya huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Labanan mo yung kasalanan. Ipaglaban mo ang ebanghelyo. Tayuan mo ang katotohanan. Kahit sa puntong ikamamatay natin. Dalig sabihin, no? Back in the 90s or 80s pababa, in the Soviet Union, specifically in Russia, in Moscow, sabi ng mga missionaries kay John MacArthur, dito, wala ditong false convert. Walang false convert dito kasi pagka pre-profess mo na Christian ka at nabautismohan ka bilang Christian, papatayin ka. Kaya mababa yung incident doon ng false convert. Ganon din sa panahon ni Pablo. Sa panahon ni Pablo, kapag ikaw ay Kristiyano, ikaw ay nagpabautismo at pinakita mo na may pananampalataya kay Kristo, that's your death sentence. Kung hindi ka man laitin, ostracize ka ng family mo, ng society, talagang papatayin ka, huhulihin ka. Kung di ka sunugin, pugutan ka ng ulo, lahat na pwede mangyari sa'yo. Even as we speak right now, people are dying in the Middle East, somewhere in Southeast Asia, or somewhere somewhere around the world, dying for their faith. And here we are, convenient, in our air-conditioned room. May kinaiba ba tayo sa kanila? Sana wala. If they are dying for their faith, ito yung challenge sa atin. We must live for our faith. And nandito tayo eh. Dito tayo dinlagay ng Panginoon eh. If God willed and He is glorified through the death of His saints, then let us glorify God through our life, believing and professing and living the gospel. Second part of this sermon is, una, di ba? Ano yung pinagmamalaki ni Paul? Right now, sa atin naman, what should we be ashamed of? Ano dapat ikahiya natin? There are three things. Number one, sin. Number two, ignorance of the word. And number three, ourselves. First one, sin, obviously, nakakahiya ang kasalanan. Sabi nga ni, I forgot kung sino nagsabi nito ha, pero kung may ilalabas dito na screen, sino magvo-volunteer para ipakita yung tinatakbo ng isip mo within the last 24 hours. Meron ba magvo-volunteer? Yung tinatakbo sa isipan mo? You know how shameful it is to be exposed to your sin? Some are shameless. Wala na conviction. But it is shameful. It is but normal to be ashamed of sin. In Ephesians chapter 5, verse 11 to 12, take no part of the unfruitful works of darkness, but instead expose them, for it is shameful even to speak of the things that they do in secret. Sabi ni Pablo, huwag kayong makiisa, makiparte sa gawain ng kadiliman dahil nakakahiya ito. Expose them. Bakit ang mga magnanakaw nagsusot ng ski mask? Yung mga killer, yung mga riding in tandem, di nagtatanggal ng helmet. Bakit ganun? Bakit yung pagdukot ng wallet ng katabi mo patago? But everything na kasamaan ay nililihim. Kasi nakakahiya. You know the worst part? Sa panahon natin yun, walang hiya na nga ang mga tao. Lalo na silang nagiging proud. Dati pag sinabi mo na nung araw, ganito yung mga kapatid, pag pinagchismisan yung si ganito, saka si ganyan, alam mo ba, mag-live-in yan. Nakakaya, di ba? Nagsasama sila, hindi sila kasal. Ngayon, hindi. Sabihin pa nung sikat na artista, ano ba, 2022 na? Di pa kayo nag-live-in? Mag-live-in na kayo. Dati nakakahiya yun.
Dati kapag papasok ka, alam niyo yung mga motel, bakit siya tinawag na biglang liko? Kasi nahihiya yung mga tao. Nahihiya na, alam mo na ang gagawin dun pag nandun sila. Ngayon, hindi na. Well, hindi na biglang liko. Talagang outright. Pinapakita nila pag Valentine's Day, a few years back, wala naman nagpo-post ng mga, alam mo yun, ngayon, iba na. Pinagmamalaki na ngayon ang kasalanan. Immorality is so rampant. Parang approved na ng mundo. But let me tell you this, sabi ni Paul, take no part of it. It is shameful. Ahiya-hiya. So bilang Kristiyano, ito dapat yung ating kinahihiya. Mahiya tayo dahil pinabanal tayo ng Panginoong Diyos tapos gagawa tayo ng ganito. Sa ibang kaso nga, proud pa eh. Pero sabi, huwag tayo makiparte dito, talikuran nito. Expose pa nga natin para huwag tularan. Another thing na nakakahiya is the ignorance of the word. 2 Timothy 2:15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Ito para sa mga elders, sa mga tuturo ng salita ng Diyos. Pero hindi lang ito para sa kanila, para sa atin to lahat. Nakakahiya. Bakit? Sinasabi natin na tayo naliwanagan na ng banal na Espiritu ng Diyos. Tayo binigyan na ng karunungan ng Diyos, the wisdom of God. Pero bakit ganun? Hindi natin maingat na ibabahagi ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi, do your best to present yourself to God as one approved. Mamuhay na may kabanalan kasi ang salita ng Diyos ay nagpapabanal. A worker has no need to be ashamed. Ano yung nakakahiya doon? Hindi lang yung pamumuhay sa kasalanan. Hindi lang yun. Kundi yung pagpipitagan sa salita ng Diyos. Kung sinasabi mong Kristiyano ka, if we say that we are Christians, dapat inaaral natin ang salita ng Diyos. Dahil nakakahiya. Nakakahiya na hindi natin malaman yung katotohanan dahil sa ating kapabayaan. Now, I'm talking to the men, mga kalalakihan, mga ama ng tahanan. Sabi dito, do your best to present yourself to God as one approved. A worker has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. This applies to each and every man of the house because we are the pastors of our family, of our household. Na dapat maingat natin na inaaral sa salita ng Diyos para maingat din natin itong maibahagi dahil nakakahiya. At alam nyo sa nakaangkla yung nakakahiya doon? Nakahiya sa Diyos kasi binigay niya na lahat. Lahat ng kapasidad na maintindihan natin ang salita ng Diyos, bukas ng ating mga mata, ang sabi pa nga ng Panginoong Diyos sa James, sa Santiago, kung sino man sa inyo nagkukulang ng karunungan, humingi sa akin at ako'y magbibigay at hindi ako manunumbat. O may excuse pa ba tayo? If anyone of you lacks wisdom, he must ask. Humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Dahil nakakahiya. Dahil binibigay naman niya ito. Salamat sa Diyos at hindi siya nanunumbat. Pangatlo, ang ating mga sarili. Ephesians chapter 3 verse 8. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Kinakahiya niya yung sarili niya. And he's proud of the gospel. He's proud of his witness. He considered everything as rubbish, skubulon, dung, basura, dumi. Makita natin sarili natin, nothing special about us. Ang mundo natin ngayon, this generation has been successful in raising entitled children. Masyado tayong feeling entitled na para bang dapat yung buong mundo ay umikot sa buhay natin at tayong pita. The last time I checked, sabi, the sun is the center of the solar system. Moving around are the planets. It's not you. Kahit sa solar system, hindi ikaw ang sentro. At bilang Kristiyano,
kailan pa dumating sa ating mga isipan na dapat tinatanggap natin lahat ng blessing, hindi tayo makaranas ng suffering. I'm the child of God. Favor. Pag sinabi ko, dapat mangyari. If I declare this, dapat mangyari ito. The other day, last week pala, nabalitaan yung malakas na hurricane sa Florida. I have a friend there. Dalawang family yon. And she was asking prayers. Gumawa siya ng GC. At sa GC na yon, halo-halo kami. May mga kasama din itong mga believers. Quote-unquote believers. Di ako sure. Pero yung iba, mga ano, galing sa dati niyang church. Now, she's reforming. Reforming na siya. Pero yung iba niya sinama sa GC ay mga alanganin pa. Grabe, na ano ko eh, parang nangingilo ako. Sabi niya, "Sister, don't be afraid. You have the power to command the hurricane. I declare that this hurricane will dissipate. This will be gone." Ganyan. "In Jesus' name, I command you." Maganon. You know how entitled a person must be para utusan niya ang Diyos na utusan sa pangalan ng Diyos na umalis yung bagyo? Nakakuha ba natin yung picture? Na kapag minsan humingi tayo sa Diyos, akala naman natin, utusan natin ng Diyos? Na para may patago tayo sa Diyos? Pag hindi na sunod yung gusto natin, "Bakit ako? Ba't ako nagkakasakit? Ba't ako pa? Akala ko ba may Diyos?" Eh, yosi ka ng yosi. Kasakit ka sa baga, sinisi mo yung Diyos. How entitled are we to think that way? So I was struggling, paano ko siya i-encourage? So hinintay ko matapos yung bagyo. Sinabi ko lang, pagpe-pray ko kayo, ayan, pray ko kayo na maging safe kayo. After nun, ayan na, kita mo? Kasi no, hindi sila masyado na-devastate, pero yung paligid, pag nakita nyo, wasak. Baliktad, yung sinabi ng weather, ano nila, reporters, kung saan magla-landfall, sa kabila, bumagsak. So, yun na yung sabi, kita mo? Di ba, effective yung prayer na hindi kayo nasalanta, sa iba bumagsak? Eh, ang hirap mag-type. So, gumawa na lang ako ng video. Sinabi ko doon, "Salamat sa sovereignty ng Panginoon na wala sa atin yung kapangyarihan para utusan yung mga bagyo na yan, yung mga kalamidad na yan na lumayo sa atin. Kasi can you imagine, sabi ko, kung sa'yo o sa atin ang kapangyarihan, yung guilt feeling na inutusan mo yung bagyo, sa iba yung nasalanta. Hindi ba you're responsible? Nung paano parang ganito, nasusunog yung bahay ko. I command this fire to go there. Nasunog yung bahay ng kapitbahay mo. Ikaw hindi. Di ba kasalanan mo yun? Kaya sabi ko, pasalamat tayo sa sovereignty ng Panginoon na siya yung may kapangyarihan and we are under His grace, His mercy. Kung masalanta man tayo, salamat sa Diyos. Kung hindi tayo masalanta, well, lalong salamat sa Diyos. But we must submit to His power. He has the power. In application to our salvation, grabe na yung kayabangan natin. Kaya ako naligtas kasi tinanggap ko si Kristo. Nag-pray ako ng ganitong prayer. Kaya ako naligtas kasi naniwala ako. Lahat ako. But for us, as we grow in faith, maintindihan natin, kaya pala ako nanalangin. Kaya ako pala tinanggap si Kristo. Kaya pala ako nag-decide. Kasi binuhay niya muna ako. I was regenerated apart from my own capacity, power, and ability. The reason why I chose God, because He chose me first. The reason why I said yes to Christ, because He chose me, regenerated me, na born again ako, kaya meron na akong pandinig, pangkita, at pag-respond. Kaya nga, it's not about us. Kaya lahat ng abilidad natin, tapo na natin sa basurahan yan at magtiwala tayo sa kakayanan ng Diyos. O, ibig sabihin na nun, wala tayong gagawin? O, Lord na pala eh, kaya sira-sira. Hindi. As we have faith in Christ, as we surrender ourselves to Christ, ibig sabihin, kung anong sabihin niya, kung anong sinabi ng salita niya, yun ang gagawin natin. Hindi tayo passive. Kung di nagtitiwala tayo, in our faith, if our faith demands,
and our faith demands obedience. Sumunod tayo sa Diyos. Alam niyo anong ending nung video? Ay, nung conversation na yun? Nag-respond yung friend ko. Sabi niya, amen, Jel. Yan talaga yung struggle, yung pinaglalabanan niya or iniintindi niya ngayon as nagre-reform siya, yung sovereignty ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Kasi napakadaling sabihin na, I command you, sino ka mang Poncio Pilato ka. Wala kang kapangyarihan. Ang Diyos ang may kapangyarihan. At hindi mo pwedeng utusan ng Diyos kung anong gagawin niya. All we can do is to pray and submit in His will. If it's your will that I will live, let me live. If not, I am yours. To live is Christ. To die is gain. Yun si Pablo. So in conclusion, brothers and sisters, anong application natin dito? If you believe the power of Christ in the gospel, that it saves, then preach the gospel boldly. First, preach it to yourself daily. Araw-araw, kailangan nating marinig ang ebanghelyo ni Kristo. Yan ang kapangyarihan natin na nagligtas sa atin, patuloy na nagliligtas sa atin. Next, preach it to your family. Turuan mo yung anak mo. Alam niyo kung gano'ng ka-active ang mundong ito na tinuturuan ng mga concepts ng mga anak natin? Tataka tayo, lumalaki sila na may alam. Pero hindi yung alam ng salita ng Diyos. Active ang mundo. Hindi sila nagpapahinga. Ganun din tayo dapat. Huwag tayong magpahinga in preaching the gospel to them. Isipin natin, hindi pa nakakaintindihan. Kumakanta ng Wilson na bus goes round and round. Si Seven, gumagano na rin eh. Natututo sila. Ganun na rin yung ability nila na marinig ang salita ng Diyos. Huwag nating isang tabi. Huwag nating ikahiya. Preach the gospel boldly. Saan pa? Sa klase natin. Sa katrabaho natin. Kung sila, napakatapang nila pag-usapan yung immoralidad, kabastusan, mga kalokohan, ba't tayo mahiya mag-preach ng gospel, mag-share ng gospel? Ano nakahiya doon? Di ba mas nakakahiya pag-usapan yung immoral? Pakita natin na buhay at makapangyarihan ang salita ng Diyos. And it's not only about preaching. As we apply this, we must live the gospel boldly. Pamuhay ang ebanghelyo. Paano natin ipapamuhay ang ebanghelyo? Okay, you're preaching it. Living the gospel means living a holy life. Bakit? Ano ba ginawa ni Kristo? He propitiated for our sins. His righteousness is imputed to us. Yung kasalanan natin, sinuko natin kay Kristo at ang kabanalan niya nilagay sa atin. Then dapat yung ipamuhay natin yung kabanalan. And this can be achieved not by our own power, our might, but by the Spirit of the Lord, by His strength, the power of the gospel. Dito natin may papamuhay. Bakit? Dati, gustong-gusto ko yung kasalanan. Bakit ngayon tinatalikuran ko na yung kasalanan? Dati, lulunga ako sa bisyo. Nakarang araw, eh nung kagabi, pinag-usapan namin ni Edson yung kanyang mga struggle sa buhay dati, sa kanyang mga pinagdaanan, mga bisyo. Pero, pag tinignan ko si Edsel ngayon, kahit ano ba si Edsel? Ha? Kape na lang ang bisyo. Di ba? Sabi ko, talagang buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. Sa mga hindi nakakaalam, gusto ko lang makwento na hindi ko inasahan na magpapatuloy si Brother Edsel. Pero pinahiya ako ng Diyos. The power of the gospel is living through this man. Pandemic, oh. Walang connection talaga ng physical. Pupunta sa bayan, may dalang mga prutas. Tataka ako, tinanong ko siya one time, ba't nandito ka pa rin? Ba't ka nag-continue? Wala na yung mga tropa mo. May tropa siyang mga kasabay niya dati, wala na ngayon. Siya nagpapatuloy. Wala na akong maisagot na matino. I mean, ibig sabihin, hirap pa siya i-articulate. Pero nito, nang tinanong ko siya ulit, kung maalala ni Edsel, kasi yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, yung nagpapanatili sa kanya. At nakita natin siya nag-grow. Nakita natin sa kanya yung power
ng gospel sa buhay ng kapatid natin. Sorry ha, hindi sa pinapalaki ko ulo mo ha. Pero nakita ko yung nagsasalita dito si Edsel. Sino naka-imagine nun? Diba? That's the work of the gospel, brothers and sisters. You don't need to look far. Tignan mo yung buhay mo ngayon. Kung paano ka pinago ng Diyos, pinababanal sa lahat ng kahinaan mo. And I'm telling you this, brothers and sisters, beloved, if you feel weak, dapat lang. Sa kahinaan mo, sabi, His grace is sufficient for our weaknesses. He is strong. If you feel helpless, hindi mo kaya, nanghihina ka, dapat lang maramdaman natin yan. Mahina talaga tayo eh. But it should lead us to the gospel. It is the power of God to save us. Salamat sa Diyos dahil siya'y nagliligtas. Kung ikay mananampalataya, nahihiya ka, struggle ka na itayuan ng ebanghelyo, repent. Live for the gospel. If need be, die for the gospel. Go to the rooftops. Shout aloud. Preach. Hindi sabi literal, alam mo, may umakit ka dyan. Ang punto lang is, sa pinaka maaabot ng impluensya mo, parating mo ang ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo ay nagliligtas. So, yung nagpapatawad, nagbabago ng buhay. Kung ikay hindi pa mananampalataya, if this is the first time you hear the gospel, I'm telling you, have faith in the finished work of Christ. Ang kanya natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago when He stretched His arms and said, "It is finished." Tinapos na niya. Siya'y pinako sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan natin, namatay, nilibing at muling nabuhay. Pagpapakita na siya'y anak ng Diyos at ang tunay na tagapagligtas. Hindi yung sarili mong lakas. Hindi yung kakayanan mo. Hindi yung CRO. Hindi si pastor. Kundi si Kristo lamang. Huwag mo nang pag-isipan bukas bago ka sumuko sa Panginoon dahil baka mamaya patay ka na. Huwag nating pagpabukas. Ngayon tumatawag ang Panginoon. Tayo'y manalangin. Aming Ama, salamat sa iyong salita. Salamat sa Ebanghelyo na patuloy na nagliligtas sa amin. Kami po, yung mga tao lamang, para kaming mga damo na ngayon nandirito at bukas mamamatay, para mga usok na mabilis mawala, Panginoon. Wala kaming kayang ipagmalaki. Hindi ang aming mga kakayanan. Hindi yung aming mga ari-arian. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon, na kung meron kaming pagmamalaki, Panginoon, ay yung ebanghelyo mo. Na hindi kami mahiya, bagkos ito ay pagsigawan namin. Ito ay pamuhay namin. Makita sa amin si Kristo, na yung anak mo nagligtas sa amin, Panginoon. Nakakitaan kami ng kabanalan. Makita sa amin na kami totoong mananampalataya, totoong Kristiyano. Sa pagkakataon, Panginoon, na masusukat kami, na persecute kami, Panginoon. Balikan lang namin, Lord, yung salita mo. It's worth it, Lord. Ipaglaban ng ebanghelyo. Kung paano si Pablo, Panginoon, naging kalakasan niyang kanyang kainaan dahil sa iyong kalakasan na binibigay sa kanya sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo Jesus. Ganon din, Panginoon, sa ebanghelyo. Patuloy kaming magpaghapos dito, Panginoon. Patuloy kaming maging mabuting alipin ng inyong ebanghelyo na kung ano man ang inyo pong naisin, yun ang mapangyayari, yun ang gagawin namin, ang susundin namin sa aming mga buhay. Na hindi kami magiging mahihiya na kami ay alipin ni Kristo, na kami tagasunod ng Panginoong Jesus. Because, Lord, pakita namin to sa pamumuhay. Hindi lamang sa salita, Panginoon. Hindi lang yung nagsasabi kami, Kristiyano kami, pinagmamalaki namin, nag-church kami, reformed kami, kung ano pa man. Ito na yung mga books na binasa namin. Ito na yung mga teyohiyang alam namin. Covenanted kami. Hindi ito, Panginoon. Kundi makita namin yung pagliligtas mo. Ebanghelyo pa rin, Panginoon. Yung natapos na gawa mo sa krus ng Kalbaryo. Doon kami kumapit. Doon kami manampalataya sapagkat yun ang nagligtas, patuloy na nagliligtas sa amin, maging sa mga tao sa paligid namin, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong biyaya. Purihin ka.
Tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen.